So ngayon guys, nandito na tayo sa ating cellphone. So cellphone yung gagamitin natin, and to make sure na hindi nga yan screenshot, eh gusto ko munang galaw-galawin to. So guys, nakikita nyo ngayon sa screen, yan gumagalaw, hindi yan screenshot. So meaning, this is my personal account sa isang application. Now guys, meron tayong gagamitin panibagong application na kung saan kung ano yung ginawa natin, yun din yung gagawin natin sa application na to. At potential din na pwede natin gawin kung ano yung ginawa ko dito sa application na to, yun din po yung gagawin natin. So, make sure na panoorin mo yung video yung step by step. Una, ang gagawin muna natin is mag-create muna tayo ng account. At gagamitin natin itong application na to. Ang pangalan po ng application na to is Bybit. So, ito ay isang trading platform na kung saan nasa top 6 po siya sa exchanger sa buong mundo. Nasa top 6. So, malalaman natin yan na top 6 yan dito sa ating, makikita natin siya dito. Ayan, papakita natin. Okay, so dito sa CoinMarketCap, nasa top 6 po yung, so worldwide din, nag-ooperate po itong Bybit. So kung gusto nyo gamitin, tuturo ko sa inyo yung step by step yung gagawin. At yung tatlong paraan na ginawa ko, which is wala akong inilabas na pera sa tutorial na yan, or sa ginawa natin yan. Hindi ako from bank, inilabas ko at para nagkarga ako dito, hindi ganon. So ituturo ko sa inyo yung step by step na gagawin nyo. So ngayon, ang gagawin lang natin, ay mag-create muna tayo ng account dito po sa Bybit. Ang gagawin lang natin is pupunta lang tayo dito sa, ayan, makikita natin dito sa ating tutorial kung paano po yung, ayan. So click nyo po yung link dyan pala sa description para makapag-create muna tayo ng account. Kapag na-click nyo po yan, ito guys, pwede po kayo makareward ng 6,025 USDT po yung ibinibigay nila sa mga new user nila. Ayan, oh, may bonus na 6,025 USDT. Yan ba ay pwede kong i-withdraw kapag nakapag-sign up na ako? Hindi. Okay, pero along the way, kapag ginagamit nyo siya, makukuha nyo yan unti-unti. Hindi one stop na kapag create na account, ilabas nyo agad, walang ganon. Okay, so alam naman namin yung plano nyo. Alam din nila kung ano yung plano nyo. Okay, so ngayon gagawin nyo, is click mo yung claim reward at dito maglalagay na po tayo ng inyong account. Okay, so pwede na po kayong mag-login or mag-create ng account using your email and pwede po yung mobile number. So, wala pa kayong account dito po sa Bybit, pwede na po kayong mag-start na mag-create ng account. And napakasimple lang din po. Then, ilagay nyo lang po yung password nyo. So, ang nakalagay dyan is 8 to 23 characters. Merong uppercase, may lowercase, may special number, at maraming combination. At syempre, para hindi nyo malimutan, isulat nyo na lang po sa inyong notebook o kaya isave nyo dito sa inyong cellphone para hindi nyo malimutan. O kaya isulat nyo sa isang malinis na papel at para pag nag-login po kayo, hindi nyo malilimutan. Kasi marami nang nag-e-email sa akin na nalimutan daw nila yung password nila. Or pwede nyo naman i-forgot password. Ganun lang kadali. Now, kapag nagawa nyo na po yan, dito sa parte na baba, click nyo lang pong create account. Ganun lang po kasimple, meron na po tayong account dito po sa Bybit. And syempre, ang next na gagawin mo para magawa nyo or magamit nyo yung complete na detail, okay? So, ang gagawin nyo lang is ganito. So, punta lang po kayo dito sa inyong account na. So, mag-login lang po kayo. And dito, si-secure lang po natin yung ating account. So, account and security, ayusin nyo lang. Okay? So, para ito, security, nakikita nyo dito. Ayan. And then, pwede nyo na pong mag-verify. So, nandito naman po yung verify. Nakikita nyo yan? Yung verified na kasi ako, nagpasa lang ako ng ID. At pwede natin gamitin yung mga valid ID, which is yung government ID, pwede na natin gamitin dito po sa Bybit. Okay? So, ngayon, bakit ka kumita, Mark? Sabi mo, walang puhunan. So, tatlo nga yung paraan. Pero dapat tama po yung pagkakaayos. Kasi kung hindi maayos yung pagkakaayos nun, maglalabas ka nga ng pera. Pero kung meron ka namang pera, pwede ka munang maglabas. Pero kung wala talagang pera, meron din yung isa. Okay? So, una, ang gagawin natin muna is, pwede po dito, okay, paano ba tayo kumita? So, balik muna tayo dito. So, yan, kapag okay na yung account nyo, ang next na gagawin na natin is aalamin natin kung ano ba yung pwede nating pagkakitaan. So, dito yung mga pwedeng, yung tatlo na ginawa ko. Dito, ang ginawa ko ay, so, para makita nyo, okay, so, merong nag-DCA ako or dollar cost averaging. Or sa atin, sa peso, is peso cost averaging. Ibig sabihin, na-average yung pagbili nyo ng mga cryptocurrency. Which is, ito po yung strategy na itinuturo dun sa intelligent investor. Yan po yung tinuro at ginagawa rin ni Warren Buffett. Yan yung ginagawa niya, kaya siya naging successful. Kasi hindi mo kayang i-time talaga yung market.
May mga time talaga na mababa at may mga time na mataas. So para hindi ka ma-pressure, pwede nyo pong gamitin yung DCA trading bot ni Bybit. Okay, pangalawa, ang ginawa natin para nung kumita tayo is dito, nag-trade tayo. So mismo, nag-trade tayo sa ating sa trading. So pwede tayo mag-trade mismo. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, dito, so sa baba, nag-trade tayo mismo. Anong ginawa mo sa trading, Mark? Para malaman nyo din. Sa mga beginner, don't worry, ituturo ko naman lahat dito sa tutorial na to. So click mo lang yung trade. Ayan, so dito, nag-trade ako using spot. Pag sinabing spot trade, buy low, sell high. Pag mababa yung presyo ng cryptocurrency na yan, is bumibili ako. At kapag mataas na siya, ay nagbebenta ako. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung mga yan. At pangatlo na ginawa natin para alam nyo din before tayo mag-start, okay, nag-invite ako ng aking mga friends na nagtitrade talaga. So hindi ko sila pililit kasi gumagamit na sila ng trading, and ipinakita ko lang sa kanila na meron pong application na kung saan pwede po nating pwede silang mag-create ng account at pwede po silang magkumita kasi alam na nilang trading eh. Pero yung mga pure beginner, so pwede pa rin. Okay? So pwede ka pa rin mag-invite kasi baka may friend ka, hindi mo alam na sa Facebook account mo or sa YouTube account mo, eh baka merong gustong mag-trade at gustong gamitin yung application na yon. So ngayon ang ginawa ko ganito. So nag-click mo lang yung invite friends kasi pwede po kayong kumita ng 1,025. Meron silang 30% commission at you can get 665 USDT. Ganun yung ginawa natin. So ang siste ganito. Eh bakit wala kang puhunan, Mark, at cellphone lang yung ginamit, paano ka kumita ng ganung kalaki gaya ng intro? Yun nga yung ginawa ko. So inuna ko ang inviting. Pero may mga walang friend, eh paano ka kikita? Pwede pa rin kahit anong paraan yung gagamitin nyo, pwede lahat. Pero yung ginawa ko nga, yung paraan na ginawa ko is inuna ko yung inviting sa mga friends ko na nagte-trade talaga or sa mga kilala ko, kahit di ko kilala. Sinishare ko sa kanila baka gusto nilang gamitin po yung application na to. And nung kumita na tayo, nung nagkaroon na tayo ng mga komisyon dun sa mga trading nila, which is 30% naman, hindi ganun kalaki. Pero nang naipon na yon, dun na ako nag-umpisang mag-buy and sell. Ano ba yung ibig sabihin ng buy and sell? Dito na, nag-spot trade na ako. At ituturo ko na sa inyo kung paano nyo gagawin. So, pero, okay, paano? Eh, Mark, wala talaga akong na-invite. Pwede ba ako maglagay ng pera ko dyan? Yes. This is better compare sa bank. Halimbawa, meron kayong pera sa banko na maliit. Mas better to. Pero, you have to make sure na pag-aralan nyo muna po yung trading. So, you have to do your own research. Magbigay kayo ng oras para pag-aralan po muna. Siyempre. Now, paano kung meron na kayo? Paano ba mag-deposit dyan, Mark? So, simple lang din mag-deposit dito. You can use P2P trading. Ayan. Anong ibig sabihin ng P2P? Peer-to-peer trading. Ibig sabihin ay tao sa tao, ang third party is yung Bybit. Okay, so paano yung pangyayari? Ganito yan, click natin yan. So dito, pwede kayong bumili, okay, ng mga cryptocurrency dito using bank, merong, sa Philippines na to ha, using Paymaya, using bank transfer, GCash. So siguro, GCash halimbawa. Sa kanila, si semi-single, okay, meron siyang presyo na 56.74 yung USDT niya at you can buy sa kanya as low as 300 pesos to 3,078. So, pili lang po kayo kung depende sa budget nyo. So, kung gusto nyo bumili, tumatanggap siya ng GCash, C-Bank, Bank Transfer. So, depende yung budget nyo. Alright? So, let's say, ang gusto nyo sana is, eto malaki. So, alimbawa, si PH Trader, pwede kang bumili sa kanya using Paymaya. So, kung click nyo lang po yan, yan. So, ang system nga lang dito is, kailangan kayo muna yung magbayad. Ilalagay nyo kung magkano yung, halimbawa, 50,000. Okay, so, and then, makakareceive po kayo ng 881 USDT, pero, wala pong fee. So, zero fee. Kung ano yung pera na ilabas nyo, yun din yung makukuha nyo, or USDT, yung conversion niya. So, kapag click nyo po yan, ibibigay niya yung number na Paymaya niya at doon mo naman isesend. At, pero dapat screenshot niyo yon at isesend niyo sa kanya yung proof na nagpadala kayo sa kanya. So, yun po yung step by step. Now, kapag nandyan na po yung pera, okay, halimbawa, naipadala niya na sa'yo yung mismong USDT na yon, you can start trading na. Okay, you can start trading na.
Pero kung beginner po kayo, sabi ko nga, I suggest na gagawin nyo is yung spot trade at yung dollar cost averaging mamaya naman. So, para hindi isahan. Okay, so dito, pwede po kayong mag-trade. Pwede i-click nyo po yung chart para makita nyo. So, pwede nyo pong palitan yan kung anong pair yung gusto nyo. Pero I suggest na yung top 20 pa lang na cryptocurrency sa coin market cap yung pwede nyo i-trade. So, balik tayo dito. So, sa coin market cap, merong siyang rank. Halimbawa, ang number 1 is, okay, so dito sa spot tayo, punta tayo sa trading, okay, sa mga crypto. Yan. So, dito makikita nyo ngayon, yung dito sa coin market cap, kung ano yung mga top na cryptocurrency ranking. Click lang natin yan. So, dito makikita nyo yung ranking. Ang number 1, Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana. Okay, yan po yung mga top 20. Yan lang po muna yung gagamitin yung i-trade. Anong ibig sabihin ng trade? Parang sa palengke, bumibili ka at nagbebenta ka. Halimbawa, bibili ka ng itlog na ang presyo at 13 pesos, ibebenta mo sa kanya ng 15 pesos, di meron kang 2 pesos na difference. Parang ganon. So dito, pupunta lang kayo dito, hanap po kayo. So pwede yung top 20. So halimbawa, ang gusto yung i-trade is Ethereum. Ganito yung mangyayari. Pwede po kayong bumili. Okay, so pwede kayong bumili using, yun nga, bibili kayo ng buy. Then dito, pwede nyo pong, halimbawa, makakabili po kayo magkano yung binili natin, 10,000. So ang conversion niyan, sabihin na lang natin na 200. Ayan. So makakabili ka ng 0.007709 na Ethereum. Pero yung halaga niya is 200. Ngayon, yung presyo niya ngayon, dito sa market, yung mismong real-time na market price niya is 2,594. Pag yan naging 3,000, pag binenta mo, may difference yon, yun po yung pinaka-profit natin. Lahat yan pwede natin i-withdraw anytime din. So, yan yung trade natin. So, halimbawa, so, mas marami po kayong ginagawang trading na maliit yung bili nyo, mas malaki yung nabinenta nyo, mas malaki po yung profit nyo. Pero, tandaan nyo na bawat trade, meron pong fee. So, ginamit nyo kasi parang tindahan. Okay, halimbawa, sa palengke, meron po kayong binabayaran na 5 pesos, ganon. So, ganon din po dito sa trading. Meron po kayong binabayaran sa bawat trade nyo, sa bawat pagbili nyo at pagbenta. Yan. So, ngayon ay, yan po yung ginagawa natin. Nag-i-spot trade tayo. So, nga lang, medyo malaki na po yung trinitrade natin doon kasi lumaki na po yung ating komisyon. So, next na ginagawa natin para sure, kasi sabi nga, hindi natin kayang i-time yung market. Hindi natin kayang tsambahan lagi. Lagi, ah, kasi araw-araw, oras-oras na yung babantayan. Ngayon, pwede natin gamitin yung tinatawag nilang dollar cost averaging. The same, yung pera nyo nandun lang sa spot, dapat. Okay, yung pera nyo ay nasa spot lang siya. Yan, nandito. Kasi kapag nagbili pala kayo, nandito lang sa funding kapag bumili kayo. Pero kapag itra-transfer nyo yan, okay, kung gusto yung mapunta sa spot, click nyo lang yung transfer. Yan, from funding papuntang spot, i-max nyo lang yan and then click nyo lang yung confirm. Yun po yung sistema na gagawin nyo kung gusto nyo yung ilipat. Ganun lang. So ngayon, so ito ay step by step na. Next na gagawin na natin is pwede ho tayong mag dollar cost averaging. So nasaan ba yung dollar cost averaging? Nandito sa more, click nyo lang po yan. At dito, okay, so dapat USDT. Nakikita nyo yan. And pili kayo kung ano yung cryptocurrency na yon. So halimbawa, Bitcoin, you can start as low as $1. Yan. And then ilalagay nyo lang po dyan. So minimum $1. Yan. So click lang natin dyan. Pero dapat po ay may fund. Kasi itong application na to ngayon is zero muna tayo. Okay? Pero yun din yung ginawa na. Then create new. Okay? Siya na po yung bibili. Lagyan nyo lang kung anong oras. Yan. Or pwede na po yan mismo. And then daily, bibili siya. Yan. So per day, pwede siyang bumili. Pwede nyo rin pong palitan. Yan. Pwede kayong mag-deposit. Pwede kayong mag-transfer. Yan. Cancel na natin. So dito, pwede nyo rin i-check. Ayan, oh. May tutorial. Click nyo yan kung gusto yung, halimbawa, medyo naguluhan kayo sa tutorial natin, pwede yung panoorin yung video tutorial dito. Introduction video. And then, kapag okay na yan. So dito, i-click lang natin yan. So, makikita yung active na yon. Yan. So, pwede kayo mag-add din. Pwede para kayo magdagdag. Halimbawa, ano pa yung gusto yung mga crypto na siya na yung bibili. Okay, siya na yung bibili. Parang kasi bot na siya. Trading bot.
siya na pong ilalagay nyo lang kung ano yung bibili niya at siya na yung bibili ng cryptocurrency na yon. Para hindi na kayo mismong bibili open lagi. $1 lang naman. Kasi kapag nangyari yon, parang ito yung result natin para makita nyo din. Yung dollar cost averaging ko, okay, dito sa isang application na to, okay, makikita nyo. So ito, meron tayong 831,000. So yung nabili natin, yan, yan yung total na ha, na nabili ko dito. So wala akong nilabas na pera dyan. So auto invest. So dito, nakikita nyo, okay, so ang profit ko na, kasi positive to eh, 2,628 or 32% dun sa binili ko. Kaya ang total value niya na is $10,796. So ito yun guys, makikita nyo. The same din yung ginawa natin. So positive lahat mga yan. So daily yan, nagbibili sila ng $10, $10, $6, may $3. Yan, pag tinotal mo, parang ito guys, oh, yung link. Okay, nakabili na ako ng 614. Ayan yung profit ko na. Okay, so 30,000 more than yan, 112%. Okay, siya yung bot na yung bumibili. Okay, so yan po yung tutorial natin. Sana nakuha mo yung step by step na gagawin. At pwede na kayo mag-umpisa. Okay, kung may pera, wala. Sa bahay lang, cellphone lang gamit niya. Basta't may internet, pwede niya na itong gawin. Guaranteed ba to? So, syempre, depende pa rin sa'yo. May risk ba yan? Kung ginawa mo ay inviting muna, wala hong risk. Bakit? Kasi wala ka namang inilabas na puhunan. Ang inilabas mo lang or nag-invite ka lang ng mga friends mo, kaya pwede tayong kumita. Ako, eto, wala ho ang nilabas na pera. Wala po akong nilabas dito na pera sa bulsa ko. Ang ginawa ko lang is, yun nga, yung proseso, ginawa ko lang muna is nag-invite ako, nag-spot trade ako, and then nag-dollar cost averaging ako. Ganun lang yung ginawa ko. Pero kung baliktad naman, pwede kayo mag-start mag-spot, may maliit ka namang pera, and then habang nag-spot ka, mag-i-invite ka ng mga friends mo, ipakita mo yung platform na ginagamit mo, and then pwede rin kayo mag-DCA or mag-dollar cost averaging para ma-average po yung pagbili. Kasi di ba may mataas, mababa, mataas, mababa. Eh, hindi mo naman kayang bantayan from time to time. Pero kapag gumamit kayo ng bot na 'yon, maa-average 'yon, better po 'yon. Okay, sana nagustuhan nyo. And make sure na i-like nyo po yung video kung nagustuhan nyo at i-share nyo to sa mga friends nyo na gustong kumita ng pera online. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.